Mi chamo Carla, ti ninyo. Etong part na ito guys, sa tubig. So, siya yung bahay guys. Ayan, hello guys. Good morning. So, ayan. Morning no morning guys. Ano pa? Anong oras? Mga almost 5:30. Mabagpag pa 5:30 pa lang. Medyo madidilim-dilim pa. So, ayan. Actually, maaga kaming nagigising kasi nagbubukas kami ng alas 5. And, ayan si Papa. Maaga din siyang umalis kasi ngayon akong pinabili sa kanya. So, yun yung routine namin. So, pakita ko sa inyo, guys, yung aming, kung ano yung estado ng bahay namin ngayon. So, sa nakikita ninyo, ito yung tindahan namin. So, medyo makalat yung ating tindahan kasi marami ka rin ginagawa kahapon. So, yan na yung update sa ating tindahan. So, actually, nag-extend na kami dito na part kasi, ayun, wala nang laman yung ating, ito yung ginawa kong DIY. Nalagayan, no? Para talaga mapa, ano ko yung tindahan. Tapos may dala kami cooler. Yan, medyo makalat siya. So, ayan. Pinag-ano lang namin, guys. Pero, may mga plano pa kami dyan. For now, yung goal is maparol lang yung pera. No? And then, ito yung nagkalat dito sa ibabaw. So, dito naman na part, ito yung aming higaan. Madilim, guys, no? So, dito na part yung hindi pa napinturahan. So, papipinturahan pa natin. Ayan. So, yan. Nakikita ninyo. Itong part na ito, guys, nilagyan ko lang ng cortina. Ito yung damit namin. So, yan lang yung lahat ng damit namin, guys. Kasi tinapon ko lang yung iba. Yung iba pinabigay ko naman. So, yung aming estado ngayon dito, yan, natutulog si Hagrid. Kasi masakit yung likod ko, gawa ng medyo manipis na yung foam. So, ang ginawa namin, pinold na lang namin yung foam para mas ano siya. Tapos si Papa dito siya kasi etong sofa na to, hindi namin masyado nang ginagamit. Kasi, ilagay ko siya dito kasi masyado siyang ano, tawag dito. Masikip pag nilagay ko doon. So, si Papa yung natutulog dyan. So, dahil malis na siya. Tignan niyo yung itsura. So, yan yung ano namin. So, nagtitiis lang muna kami ngayon, guys. Pinaprioritize muna namin yung negosyo. So, for now, okay lang yan. Yan, ganyan. And, yan. Yan yung magiging actually, hindi ito magiging kwarto talaga. Pero, yun, ito lang muna yung ginawa namin kwarto. Kasi yung tindahan, pag ganyan yung goal namin. So, for now, yan lang. At least, malinis naman siya, na? So, dito, ayan, medyo division-division ko lang. Guys. Medyo makala talaga siya, pero okay lang. So, ayan. So, yan yung reality. So, ayan. And then, marami sa inyo nagtatanong about sa aming budget namin. Sa aming, ano, kasi marami nag-ano sa inyo para related sa aking channel. So, i-ano muna natin ito.
yun, related sa akin channel. So today, i-share ko sa inyo guys naman kung ano na yung mga ginagawa namin sa pag-budget namin. Ano yung mga kaibahan ngayon compared dati. Kasi marami sa inyo nakakita yung mga old videos ko, yung ginagawa kong envelope system. So, ayan, wait lang. So, ang yung dati kasi guys, syempre, yung time kasi na nagtatrabaho pa si Papa, syempre, yung aming sahod na natatanggap, syempre, yung twice a month, diba? So, doon ako nag-budget. Binabudget ko talaga yun, ganun. So, gumamit ako ng envelope system, yung aking ginawang envelope na laminated na envelope. So, yun yung aking ginagawa. Yeah, syempre, as dumaan yung mga taon, syempre may mga changes na. Nung napastop ko si Papa magtrabaho, I still use the envelope system pa din. Dahil, kailangan kong i-budget yung mga kaperahan namin din dati. So, yun. Pero now, the latest sa aming budget is, hindi na ako gumagamit ng envelope system, guys. Kasi, nag-iba na rin yung takbo ng aming, diba? Yung aming, syempre, nandiyan pa rin naman yung aming frozen business, yung Hilamos. Pero, syempre, nag-iba na rin kasi meron kaming tindahan, guys. So, majority sa, ang gumagamit ng electricity, ng yung tindahan talaga. So, si tindahan yung nagbabayad nung mga sa kuryente, sa tubig. So, siya yung nagbabayad, guys. So, ang ginagawa namin ngayon is, eto na yung aking litis. Pero ito, wala nang laman ito, guys. Ito yung ginagawa ko. So, ito yung lagayan ko. Nakikita niyo, wala siyang laman. So, dahil nga nag-iba na yung aming yung takbo ng buhay namin, diba? So, kailangan din namin mag-adapt at kailangan namin mag-adjust. So, ngayon, dahil yung pera is everyday pumapasok. Siyempre, dahil meron tayong tindahan, diba? And so far naman, medyo magaling yung takbo ng tindahan. And thank you so much, Lord, sa talagang grabe talaga yung So now, so paano ko ba ginagawa? So dahil daily yung income ng tindahan at saka si tindahan naman yung nagbabayad yung so ayun nga, asa naman tayo. So, dahil everyday yung ating income, no? So, ang aking ginagawa is, before is 200 per day yung aking sinisilid dito. So, 200 per day. So, nung medyo, okay naman yung, nung una pa pala, guys. Yung una is, yung sinisilid ko is 20 pesos yung coin na 20 pesos, yun yung sinisilid ko. So, everyday na meron bibili. Tapos dati, medyo hindi pa masyadong kalat yung 20 pesos na coin. Minsan lang yung merong nagbabayad na nung bago pa siya. So, ngayon, medyo marami naman na. Pero, yung ngayon, latest, 200 hanggang sa naging 300. So, yung 300 per day na sinisilid ko is kulang-kulang na sa mga 9,000 din yun a month, diba? Pero, yung sinisilid ko dito, guys, ayan, paghayan to ng aming tinda dati. Ito din yung binabayad ko. So, kasi pag hindi ako nagsisilid dito ng pera, ang mangyayari, yung tendency talaga na is maibibili ko siya lahat. Sa mga paninda, syempre dahil ikot-ikot yung pera natin. So, mas maganda na meron akong sinisili dito. And effective naman siya sa akin. Kasi hindi ako namang problema pag merong mga bayarin. And applicable to sa lahat ng mga nagtatrabaho, nagninegosyo. Applicable siya because kailangan mo talagang magsilid. So, hindi ko na iniisip, guys, kung ano yung ko.
ano yung magiging expenses ng ano ng tindahan na ito Korea dito. Basta nagsisilid lang ako dito and yung monthly na kuryente namin is pasok pa rin sa budget na dito kayang bayaran ng tindahan. So pag nakakaipon ako dito ng for example nakaipon ako ng 3,000 na 3,000 ganyan. So hindi ko siya ginagalaw. So ang ginagawa ko ay syempre pag merong kuryente o meron kaming binabayaran na bills, automatic dito ako kumukuha. So yun yung medyo nag-iba talaga yung aming budgeting system. And yun, kasi siya ngayon nababayad ng aming mga bills. Ayun. Tapos pag mayroong mga malaki din na mga bayarin, tawag dito, pag meron akong kailangang bilhin, dito ko rin kinukuha guys yung kailangan kong bumili ng mga soft drinks at pinukulang ako. Kumuha din ako dito. Pero mostly talaga sa mga bills. So ayan, balik tayo kasi may mga bumili. So, itatanong nyo ngayon, no, paano yung pagkain namin? Ayan, saan yung kinukuha sa tindahan pa rin ba? Hindi po. Hindi ko hinahayaan na malugi yung tindahan. So, hindi kami kumukuha dyan ng pagkain namin guys. Kumukuha kami dyan pero binabayaran namin. So, na-share kami ito nung last video natin. So, yung pangkain namin guys is, diba, sinabi ko sa inyo na everyday meron kaming mga sweet food na binibenta sa labas namin. So, na-share ko din yan dun sa aking Facebook page, Arca Malipasit Christine. So, kung hindi pa kayo nakafollow yun, please follow me dun, na. And, yun. Everyday yun, guys. Binibenta kami ng kwek-kwek, fish balls, and french fries, ganyan. So, every hapon yan, isa-start kami ng 3 p.m. Pababa, hanggang gabi. And pag naubos ng maga, nasasara kami dyan ng mga alas 6 or alas 7. So, yun yung ano namin. So, doon namin ginakuha yung pang-araw-araw namin, yung ginakuha namin sa tindahan, yun, binabayaran namin. So, talagang, ano, yung ginagawa namin is intentional talaga na yung kinuha namin dito is talagang binabayaran namin. Kung meron man kami hindi nabayaran, siguro mga pag kumukuha kami ng, like, for example, si Hagrid, kasi dyan, si Hagrid yung pang-araw-araw niya na baon, dyan siya kumukuha sa tindahan. So, okay lang yun. Walang ano naman yun. Kasi 15 pesos lang yung binababawan ko sa kanya. And, hindi na masakit yun. No? So, yun yung nagiging sistema namin. At tapos, yung Hilamos naman, since, sabi ko sa inyo, naglaylo kami sa Hilamos. Pero nandyan pa rin si Hilamos. Yung bills namin sa, yung bills, yung aming kinikita sa Hilamos is, pabayad din pa ng dagsa bills, yung mga kailangan bayaran ng Hilamos, yung frozen business. So, ganun lang yung naging ano namin, ganun lang yung kasimple yung aming ano ngayon, aming routine sa aming pag-budget. So, medyo nag-iiba na siya guys, no? Siyempre, kailangan mo mag-adjust. Importante, yung ano naman dito, yung kaparehas lang din naman yung kung nagtatrabaho ka, kung nagtatrabaho ka or meron kang negosyo, konting negosyo, kahit ano pong negosyo yan or kahit anong trabaho pa yan, yung magiging parehas lang tayo is kung paano tayo magdisiplina sa ating sarili na magsilid ng pera para pagdating ng mga bills hindi tayo na-stress. Kasi yan yung din yung ano ko dati talagang nasi-stress talaga ako sa mga bills. Hindi effective sa akin yun guys yung dinidivide yung pera tapos yun yung like for example 2,000 kasi ginawa ko na rin yan dati 2,000 per week ay per tawag dito 2,000 per week or something ganyan yung i-disilip mo kasi ito yung babayaran mo sa kuryente. Hindi siya effective sa akin kasi basta hindi siya effective sa akin. So, eto yung medyo hindi ako masyadong na-stress sa aking mga bills sa kuryente. Yan talaga yung kuryente talaga. Medyo malaki yung kuryente namin ngayon. So, yun lang guys. Yun lang yung magiging routine namin. And everyday talaga si Papa umaalis. Kasi yun nga, pinaparol-roll lang talaga namin yung pera namin. So, kailangan everyday umaalis kasi hindi kalakihan yung ating pera.
Pero for now, nasabi ko okay naman yung tindahan. Talagang humahataw din siya naman talaga. Pero syempre, huwag tayo ma-expect na everyday fiesta, diba? Magtarag talaga yung time na ano. So ngayon, yung natatawag ko kay Papa, pag meron akong binabayaran, like, mali ako sa grocery, ayan, pag nababayad ako na medyo malaki-laki ito yung binabayaran ko, sabi ko sa patay na hold up na naman ako kasi mauubos na naman. Pero okay lang kasi talagang meron naman papasok na pera, meron pa namang sinisilid ako na 300. So ngayon wala itong laman kasi nagbayad ako kahapon, meron akong malaking binayaran, and kahapon na sales, hindi ako nakapagsili dito kasi walang sukle. So, mamaya ito malalagyan. So, yun lang guys. Yun lang naman yung i-share ko sa inyo. Iba-iba man tayo. Iba-iba man tayo ng mga pinagkakakitaan. Iba-iba tayo ng mga sources of income. Ano naman? Ang pinaka-ano talaga natin dito is yung pagsisilid ng pera, yung pinaka-kitaan to. Tama nga talaga. Pag may isinuksok, meron kang madudukot, diba? So, importante talaga yun, guys. So, yun yung talagang, ano, ginagawa ko. Tinatry kong gawin namin talaga sa aming sarili. Disiplinahin talaga na makapagsilid ng pera. And, kung konti lang naman yung income, kahit 100, kahit 50 pesos, at least meron kang makukuha, no? Meron kang makukuha na pera pag talagang kinailangan mo, no? And yun lang guys. Tapos ito na yung routine namin. So ayan, dito yung aming laptop. Yan ito na nilagay, no? Yung mga gamit namin masyadong ano na, medyo maluma na siya guys. Meron pa kailangan ng mga palitan, pero syempre ipaprioritize muna natin. So ito yung tindahan namin guys. Yung tindahan namin, in-extend ko lang dito. Ayan, in-extend kasi dyan lang yan, ah. Tapos in-extend ko dito na side kasi mayroon mga tubig na dyan, yung mga ano. So ayan, yung ano namin ni Papa ngayon is i-prioritize mo na yung negosyo. So plano namin i-straight pa talaga, no? Pero huwag po muna ngayon. Punuin muna natin, punuin. Ayan, basta ano yan, So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Inamiss ko kayo. And wala na naman akong kilay. Sasabihin naman ako ni mama na, oh, magkilay ka te. Pero ayan, morning na morning. Yan yung ating reality. Na, hindi talaga ka nagkikilay. Ayan, what a lipstick. So, salamat sa panonood guys. See you in my next video. Bye.